Yan, malakas din yan. Post ka muna. Oh, yan, malakas din yan. Oh. Yan, oh. Ito, wala reaction. Oh. Yan, oh, wala reaction. So, yung dalawa na yan, itingnan natin yung... Pero may naririnig ng kuryente. Yan, pumipitik. So, ibig sabihin, buo yung mga paso na kuryente dyan. Itingnan natin yung spark plug. Bakit naman yan yung may dahilan? Compression piston number 1 testing. Yan na pinakasagad niya? Opo. Halos 100 lang. Ano to? Compression test. Nasa loob tayo ang KPI 7.5. Sa ano nito, sa libras nito 80 100, nasa 100 lang siya. Piston number 1 yan, so release natin. Hawakan mo. Paanda rin ko ulit din. Saan siya, Big? Wala, di tumaas. Ha? Hindi tumaas. Hindi tumaas? Mm-hmm. Kahit na paano rin siya, hindi tumaas? Hindi. Hindi nga? Hindi po, hindi nga gumagalaw po. Walang compression? Ulitin ko ha? Sige po. Gas! Meron! Wag na 90. Ha? Wag na 90. Oh, yan. Mahina rin. So, may problema nga dyan. Nakita ba yan? Kita po. So, kanina wala. Pero ito ngayon. Yan ang pinakamataas niya. Ulitin ko pa andarin. Tingnan mo kung tumataas pa yan. Ha? Hindi na tumataas. Doon lang talaga? Opo. Sige. So, release natin yan. Alam na natin yan. Release muna natin. Mas mataas pa yung uno. Diba? Opo. Titingnan ngayon natin itong mga matitino. Video ka. Titingnan natin itong matitino kung gaano kataas yung pressure na binibigay niya. Bumigay yung loob nito. Tayo magagawa pagka ganyan eh. O kaya 100 pinakamataas. Tingnan naman natin dyan. Kasi matino yan eh.
ang under nito mahihirapan na umandar to kasi nga ito lang yung gumagana ng matino eh. Ito yung matinong gumagana eh. Makikita mo yung compression nito mataas. Aabot ng mga 150 yan. O mahigit pa pag magandang compression. Tingnan mo. Ganun ulit. Bigyan mo ulit yung malinaw ha. Yan maaaring hindi makaandar yan. Hirap yan kasi nga tinanggal ko yung matino eh. Oh. Okay. Lampas sa 150. Oh, lampas. So, ibig sabihin yan, maganda compression yan. Yan ang magandang compression. Itong isa, ganun din yun. So, alisin na muna natin, release muna natin to. Dapat ganun lahat ang compression niyan. Anong gagawin mo? So, pull out yung head na yan. Titingnan natin yung ilalim kung ano nangyari dyan. O kasama pati yung ano niyan, yung mga piston niyan. Titingnan natin kung ano maganda, kung ano naging condition ng piston dyan. Kasi kung sa head ka lang magbabase, tapos yung piston mo may tama rin yung mga ring, balik-balik din, problema yan. So pull out yan. Pull out yung makina na ito, malamang. Dapat ganun ang pressure na binibigay, nasa 150 pataas, mas maganda nga kung aabot ng mga 180 yan eh. Per square inch nya mas maganda. O, ito na uli ang number 4. Titingnan natin ha, paanda rin ko uli ha. Check mo uli. Saradong 150. Saradong 150. So, yun yung mga magaganda. Ayan, yan yung mga magaganda. Parehas halos yung dalawang yan. Kaya maganda na matino ang andar. Tawangan mo to. Susulat mo muna. So, 150 rin yan. Parehas yung dalawa. Okay. So, ito na yung reference natin. May idea na tayo kung saan nagkaroon ng problema yan. Diyan tayo matitigil ng trabaho dahil kailangan natin ng desisyon ng may-ari nito. Yan. Dahil ito, pull out talaga to. Hindi po pwede itong wala na tayong magagawa dyan. Kundi baba yung makina kasi nga bigla na lang nangyari daw yan eh.